Ang lungsod ng Muntinlupa ang isang lungsod na nasa bandang dulo ng National Capital Region ng Pilipinas. Nasa bandang timog siya ng Metro Manila at pinapaligiran ng malungsod ng Taguig, Parañaque at Las Piñas sa Hilaga at ng mga bayan ng Bacoor, Cavite at San Pedro Laguna sa timog. Ang lawa ng Laguna de Bay ay matatagpuan sa Silangan. Nahati ang lungsod sa dalawa, ang bahaging Kanluran at Silangan dahil sa South Luzon Expressway. Ang lungsod ay nahati sa dalawang distrito at may 9 na barangay. Ang Muntinlupa ay isang highly urbanized city. Matatagpuan dito ang ilan sa pinakasikat na commercial na development katulad ng Ayala Barang Village, ang isa sa pinakamalaki at pinakamahal na residential community sa bansa. Napakarami din ang malalaking infrastruktura dito katulad ng Alabang Town Center, ang Festival Super Mall, ang Insular Life Towers, ang Asian Medical and Hospital Center, at marami pang iba. Maraming mga malalaking negosyo ang lumipat sa lungsod at patuloy na umuunlad ang Muntinlupa bilang isang sentro ng kalakalan, residensya, industriya, at komersyal na establishmento. Binigyan sa lungsod ang titulo ng Emerald City of the Philippines ng Department of Tourism at nanalo ang Muntinlupa ng Most Competitive City at Most Improved City noong taong 2011. Sa kabila ng tagumpay ng Muntinlupa sa pag-unlad niya bilang isang mayaman at progresibong lungsod, may ilang problema ang hinaharap niya na kailangan pagtuunan ng pansin. Iisa dito ang madalasang pagbabaha dahil sa malaking bilang ng non-biodegradable na basura katulad ng plastic, goma, styrofoam na nakakabara sa mga kanal at ibang daluyan ng tubig. Dahil isang napakalaking komersyal at residential na lungsod ang Muntinlupa, malamang ay napakarami din ang basura na nililikha nito. Bunga nito, ang Muntinlupa ay isa sa pinakamalubhang naapektuhan sa pagbabaha dulot ng Bagyong Undoy at Pepeng noong taong 2009. Marami sa mga barangay ng lungsod ay nalubog sa baha ng ilang linggo habang maraming pamilya ay nawalan ng bahay at ari-arian at kinailangan lumikas. Kitang-kita dito ang malaking problema ng Muntinlupa dulot ng mga basurang hindi nabubulok. Ngunit, ang problema ng ito ay hindi lamang matatagpuan sa Muntinlupa. Ang problema ng tamang waste management at ang mga konsekwensya kung ginawa ito na mali ay isang national na abala na kailangan lutasin ng epektibo. Isang malaking problema nga ito para sa buong bansa. Ngunit, ang lungsod ng Muntinlupa, isa sa pinakamasamang naapektuhan ng krisis na ito, ang pinakauna nag-isip ng solusyon para kalabanan at patuloy ang patuloy na destruction ng kapaligiran. Itong solusyon nila, ang Ordinance 10-109, an ordinance prohibiting the use of plastic bags and dry goods, regulating its utilization on wet goods, and prohibiting the use of styrofoam and styrofoam in the city of Muntinlupa. Naglakbay ang dalawang researcher na si Gineong Espiritu at Binibining Coreses sa Muntinlupa upang sariin na kung totoong sinusunod ng lungsod o dinanasang ito. Nandito na po tayo sa Alabang Town Center, ang isa sa pinakasikat na lipakan sa buong South. Ay, di lang ito binibisita ng taga-Alabang, mga taga-Muntinlupa lamang, kundi pati mga taga Cavite, taga Bacoor, taga Laguna. Tara, siyasatin ngayon natin kung dito rin sa pinakamalaking libangan ng South na kung nasusundan na ba talaga ang no plastic ordinance. Town Center at i-interview po natin si Ate Abby. Okay po.
Alam niyo po ba ang Ordinance 10-109 tungkol sa pagbabawal ng plastic at styrofoam sa lungsod ng Muntinlupa? Yes. Ano po yung masasabi ninyo dito? Pabor po ba kayo or hindi? Hindi, papar naman kasi nagpe-prevent din siya ng mga baha. Kasi like pag may mga plastic, diba? May tapon ako saan, gumabala sa mga drainage. So, mas okay naman siya. Ano po yung ginagamit po ninyo sa bench para yung hindi na gumagamit ng plastic bag po? Paper bag po. Kasi bawal na ang plastic. So, paper bags na. Ito po yung ginagamit nila. Ng bench. Sa tingin niyo po, sinusunod po ng mga resident dito? Ordinansa na yun? Ay, yes, sinusunod. Kasi meron tayong, pag lumabag ka, meron tayong batas na dapat sundin. Pag hindi ka sumunod, automatic yun. Meron kang, ano tawag na? Parusa? Parusa, fine. Oo. May parusa, may fine. Ganon. Pag hindi ka lumabag doon. Ay, pag lumabag ka doon. Masasabi niyo po bang tagumpay yung ordinansa na ito na inanong mayor? Oo, tagumpay naman. Kasi talagang bira ka na makakita ng plastic ngayon. Paper bags, or kung may plastic man, yung labo na lang, yun lang ang pwede. Wala na tayong plastic na may handle. Let's see. Miss Vlad po, na namili. So, okay. Miss Vlad po, alam niyo po ba yung Ordinance 10-109 o yung bawal po gumamit ng plastic sa Muntinlupa? Hindi ako familiar sa code, pero familiar ako na yung labi at kabawal din. At ano po yung masasabi niyo tungkol dito? Siyempre, pa po. Pabor kayo? Super. Bakit po? Kasi kahit sa amin sa Santa Rosa, bawal na rin yung plastic. So, nung simula nung pinatupad siya, much better, siyempre. Less of plastic ka. So, medyo inconvenient din kasi gawa ng paper bag. Hirap na lihim. Pero ano naman, may binibentang bag na. Okay. So, pwede mo na siya. So, yun pa yung ginagamit niyo? Yes. Edit nyo na lang. So, ano pa yung mga positibong epekto na nakita niya na dulot ng ordinansya nito? Kami talaga natin. Ano pa positibong? Madami pa positibong epekto. Siyempre, I mean, yun sa plastic. Hindi natin siya ginagamit. Yung sa mga paper bag, pwede mo pa rin siyang gamitin sa ibang gamit. For example, ito. Halimbawa, after ko siyang gamitin, pwede ko pang mapaglagyan ng ibang gamit. Pwede rin ilagyan ng basura. May isang story ng gamit na mga eco-friendly na gamit. Masama tayo. Pero bawal mo pa interview. Mga eco-friendly bags daw na pwedeng gamitin imbis sa plastic sa pamimili. Reusable to at hindi lang pumagamit sa pamimili, kundi sa pang-araw-araw na Ordinance 10-109 tungkol sa pagbabawal ng plastic at styrofoam dito? Alam namin na ito kasi ito ngayon, dito nga unang pinatupad sa Muntinlupa, pero hindi ko alam kung kailan siya pinatupad. So, dito siya nag-start, tapos nung nag-start siya, sumunod na yung Las Piñas, kaya sa iba pa. Yan lang yung alam ko. Pabor po ba kayo dito or hindi? Paper bag lang talaga, pero wala siyang hawakan. So, yun lang inireklamo ng ibang customer sa amin. Wala rin kami magagawa doon. So, gusto nila po yung nakuha. Sinusunod po ba ng mga residente ng Muntinlupa? Sa Alabang, talagang doon, sa mga Star Mall. Kasi bawal na talaga, so paper bag talaga yung ginagamit nila. Tsaka, kapag medyo maliliit naman na items, plastic labo lang. Yun lang. Mm-hmm. Yun yung mga ginagamit nila. Ano yung plastic labo? Yung, ano siya parang ganito? Ah. Medyo malaki siya. Yun yung tawag ko. Magandang hapon kapatid. Ito po ang Makati Supermarket. Isa sa pinakamalaking supermarket sa lungsod ng Muntinlupa. Nandito po tayo sa Alabang at tinanong po natin kung totoong nasusundan ang ordinansya nito. Pabor
po ba kayo na ginagamit ngayon ay box na lang at hindi na po plastic? No. Thank you po. Na bawal na po gumamit ng plastic dito sa Montiluba. Oo, okay. Tapos, nasusundan niyo ba po ito sa Makati? Oo, okay, kasi wala na plastic dito. Kasi wala na talaga plastic. Paper bag siya lang po na pamabilabot. Paper bag sa cardboard. Kasi ano po yung positibong epekto ng paggagamit ng mga karton? Hindi wala ng plastic. Sa kahit anong, kahit sa konting parang, nababawasan po yung plastic na sa basura. Oo, basura. Alat sa ating paligiran. Thank you po. Kasi kaya nga hindi tayo nagagamit ng ano yan, mga plastic. Kasi nagudulot pagka tag-ulan, bumabaha, di bumabara sa mga kanan. Oo nga po. Ganun kaya, mas ano, mas magandang gumamit ng mga ganito na lalagyan. At pabor ba kayo? So pabor po kayo dito. At sa inyong palagay, hindi lang po sa inyo, pero yung ibang residente po ng Montiluba, sinusunod ba nila yun? Sinusunod naman sa inyo. As in 0% plastic po. So, tungkol sa ordinansang 10-10-09 or yung bawal po gumamit ng plastic sa lungsod? Yeah, alam po yan. At ano po yung masasabi niya tungkol dito? Hindi informan, naging nung una inilogs to, medyo mahirap, pero I think successful naman siya. Paano niyo po nasabi na successful siya? Kasi kung start lahat na i-implement yung walang plastic bag in particular, maalis natin yung mga basura. Kasi kung yung hindi naman lahat ng plastic ay bawal kasi light waste naman. This is recyclable. Ah. Hindi siya recycle, ano? Hindi siya talaga bawal. Ang bawal lang talaga yung plastic bag na nagbabara sa mga kanan. Yun, talagang kahit sa mga landfill, no, sa mga yun yung mga landfill, yung garbage, yung kulay ng mga basura. Kasi yun talagang walang gamit eh. Positive ang epekto ng ordinance na ito? Positive, syempre, yung mababawas yung basura. Kasi wala na siyang, ano eh, hindi naman siya pwedeng sunugin, hindi naman pa siya pwedeng, hirap siyang i-recycle. So yun ang positive effect niya. Kung mababawasan, mga basura nakatambak sa kanin na nagbabara sa mga kanin. At di lang po sa Soyami, pero sa iba't ibang, ano, sa buong Alabang, sa buong Montiluba, sa tingin niyo po nasusunod ito? Hindi. Kumpara dun sa bago ma-launch yung ordinansa, nag-improve naman eh. Improve. Kaya naman sa mga kanin. Unlike dati, talagang mga dami sa mga. Kaya positive ang effect sa mga ano lang talaga, yung public information lang. At pag thank you po, sir. Andito na po tayo sa Barangay Patatan. Ang pinamalaking barangay sa Montiluba. Kasi yung malaking tulong yan, lalo na dyan sa kalamidad, sa ulan. Kasi kung ating isipin noong unton, talagang nagbahay gusto ang munting lupa, lalo na ang dahil sa mga nagbabarang stero dahil sa mga plastic. So kung sa ngayon, sa simula ng implement yung batas na yun, medyo na-lessen na to. At kumusta ba yung implementasyon dito sa Barangay Patatan? Sinusundan ito, buba ito ng mamamayan? Kasi, yun nga po, parang ito yung pinakamalaking barangay sa Montiluba. Regarding that, sa akin lang naman, sinusundan naman kasi nga, based dun sa mga kalamidad na nangyari sa atin, dito sa Patatan lalo na, since dun sa Undoy, medyo na-lessen na ngayon ang baha. Nabawasan na talaga. Pwede i-improve sa ordinance na ito? Regarding sa ordinance, wala namang dapat i-improve doon eh. Siguro para sa akin, ang improvement ko, yung
implementation ng bawat individual na nakatira dito sa Potatan. So yung masasabi ninyo? Yan eh, mahigit na tutupan dito ng aming punong panlusot, Mayor Alvin. Dahil dito sa palengke talaga, inuobliga ang bawat pamimili at saka manininda na gumamit ng mga supot o magdala ng mga bag nila para hindi nagagamit, malesen ang paggamit ng plastic. So, 500 pesos. Firmo, 500 pesos, malaki nga lang ngayon. Kaya hindi talaga sila gumagamit. May nakita niyo po ba kayong insidente na pinamulta na sila? Oo, maraming insidente na. From that, nagkakaroon na sila ng lesson na hindi na talaga sila umuulat na gumamit ng plastic. Alam niyo po ba yung ordinansa ni Mayor tungkol sa pagbawal ng plastic? Ang alam ko lang, pinagbabawal niya paggamit ng plastic. Plastic ba? Ganun. Lahat ng klaseng plastic. Opo. Opo. Alam ko pinagbabawal niya. Opo, pabor po ba kayo dito sa ordinansa na ito? Pwedeng oo, pwedeng hindi. May maganda kasing epekto, meron din naman hindi. Maganda siguro para sa environment. Opo. Sa amin naman mga nagtitinda, siyempre kailangan din namin yung plastic. Mm-mm. Kasi pag papel yung ginamit namin, madali siyang masira. Tsaka mas mahal. Opo. Tapos, hindi po ba kayo inaano ni Mayor kapag gumagamit kayo ng plastic? Ano po ba yung sinabi niya tungkol sa paggamit nito? Wala siyang personal na sinabi, pero yung mga tao niya, sinabi na bawal ng gumamit. Wala naman akong basta pag nakita ka lang gumamit ng plastic, lalo na yung plastic bag, meron kang $500. Opo. Tapos, okay lang po ba na gumagamit kayo ng plastic? Oo. Kasi ang hirap din pagkapapili. Ang hirap. Lalo na pag kami may customer na wala nilang bag. Opo. Ang hirap. Okay po. Sige po. Thank you po. Pagkatapos namin pumunta sa siyudad ng Muntinlupa at matapos namin magsagawa ng research at mga interview, kaming dalawang mananaliksik ay gumantong sa sumusunod na conclusion. Una sa lahat, may positibong epekto ang ordinansyang ito sa kapaligiran. Ayon sa mga panayam, matapos ipatupad ito, bumaba ang level ng mabaha sa lungsod kumpara sa nangyari noong Bagyong Ondoy at Bagyong Pepen. Pangalawa, lahat ng namimili, nagtatrabaho at may-ari ng negosyo sa Bidyo ay may alam at pabor sa ordinansya. Ngunit, may ibang habla dahil mas gusto ng ibang namimili ang plastic na mas madali daw gamitin. Pangatlo, epektibo ang implementasyon ng patakarang ito sa mga mayayaman ng barangay katulad ng Alabang. Ngunit, sa mga lugar katulad ng mga wet market, kita natin na ginagamit pa rin ang plastic. Panghuli, importante na maglinsad ng public information drive para mas maraming makakaalam ng ordinansyang ito. Ngunit, kailangan ng pagbabago sa tao at hindi lamang sa batas. Sa lahat-lahatan, ang Ordinance 10109 na nagbabawal sa paggamit ng plastic sa Muntinlupa ay isang napaka-epektibong patakaran. Dahil sa konkretong resulta nakita sa kapaligiran, iginaya ito ng iba't ibang lungsod sa Pilipinas. Totoong isang kahangahangang bagay ang ginawa ng Muntinlupa, at siguradong makakatulong ito sa ating inang bayan at sa kalikasan para sa ating henerasyon at sa mga susunod.